Movie recap in Tagalog here. Tungayan natin ngayon ang drama sci-fi film na The Host. Babala, mabibisto ang mga eksenang di nyo dapat malaman. Halina Aiko, simulan na natin. Sa loob ng isang morgue, nagreklamo ang isang senior pathologist sa mga bote ng formalin na maalikabok. Sinabi nito na itapon ang kemikal sa lababo at ibasura na ang mga bote. Sinabi ng lalaki na paglabag sa batas ang gagawin. Ngunit, nagbanta ang scientist sa kanyang trabaho at napilitan siyang gawin ito. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mapansin ng mga tao ang mga kakaibang nilalang sa lawa, ngunit binibale wala lang ito at di inalam ang posibleng mangyari. Isang araw, may magsusuicide ang napansin ang di matukoy na nilalang sa ilalim ng tubig bago siya tumalon. Si Gang Do ay anak ng isang may-ari ng sari-sari store. Madalas siyang tulog at di nagagawa ng maayos ang trabaho sa tindahan. Napansin ng amang si Hibong na muntik na silang manakawan at ginising ang anak. Inutusan itong asikasuhin ang order ng isang customer. Kahit may katamaran at katangahan si Gang Do, mahal na mahal niya ang anak niyang babae na si Yun So. Napakababa ng tingin nito sa kanya tulad ng ibang tao. Sabay nilang pinanood sa TV ang kapatid ni Gang Do na si Nam Joon na nakikipagkompetensya sa semis ng archery. May lumabas na flash news, natagpuan na ang bangkay ng taong tumalon sa tulay ngunit nakakapagtakang kalahati na lang ang katawan nito. Sinabihan ng ama si Gang Do na balikan ang customer na nagrereklamo at ihatid ang order nito. Habang hinahatid niya ang order, napansin niyang nakatingin ang mga tao sa ilalim ng tulay kung saan may kakaibang nilalang ang nakabitin dito. Unti-unti itong bumaba sa tubig. Inusisa ng mga tao ito. Binato ni Gang Do ang isang beer in can sa nilalang, mabilis itong kinuha ng nilalang. Nagsimulang gayahin siya ng mga tao at bigla na lang itong nawala. Paalis na si Gang Do, nakita niya ang isang higanteng nilalang na tumatakbo papalapit sa kanila. Takot na nagtakbuhan ang mga tao. Nasanggi nito si Gang Do habang tumatakbo. Umakyat ito patungo sa maraming tao, nagpulasan ang mga ito at naghanap ng matataguan. Pumasok sa isang container van na puno ng tao ang halimaw at nilapa ang mga ito. Binuksan ng isang Amerikano at ni Gang Do ang likod ng container para makaligtas ang iba. Sinubukan nilang pigilan ang halimaw na nilalapa na ang lalaki ngunit sila naman ang binalikan nito. Kinuha ni Gang Do ang standee at hinampas ito sa buntot ng halimaw, nasaktan ito ng bahagya pero nalapan na rin ito ang lalaki. Tumakbo na lang siya ng mabilis. Walang kamalay-malay ang maglolo sa nangyayari sa labas. Lumabas saglit si Yun para hanapin ang ama, nagtataka siya na walang tao sa tapat. Patuloy na nagtakbuhan ang mga tao palayo sa halimaw. Hinila ni Gang Do ang anak at tumakbo para makaligtas. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niyang hindi si Yun ang nahila niya. Paglingon niya sa likod, nakita niya na lang na kinuha ng halimaw ang anak niya at bumalik ito sa lawa at lumangoy palayo. Sinubukang humabol ni Gang Do ngunit di rin ito maabutan. Masakit sa dibdib niya na bitbit ng halimaw ang anak niya palayo at wala siyang magawa para iligtas ito. Dumating ang mga sundalo upang ikordon ang lugar. Sa isang community funeral, nagdalamhati ang mga tao sa pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Dumating ang tito at tita ni Yun na biktima ng halimaw. Isang pamilya silang labis na ng ulila at humagulgol sa tapat ng picture ni Yun. Dumating ang government worker na nakahasmat upang ipaalam na under control sila ng gobyerno at kailangang i-quarantine. Nagtanong din sila kung sino ang nadikit sa halimaw, sinabi ni Gang Do na hindi siya nadikit pero tumalsik ang dugo ng halimaw sa mukha niya. Pilit na kinuha si Gang Do ng mga nakahasmat at binalot sa isang dilaw na lalagyan. Sundalo pala ang tinulungan ni Gang Do na foreigner at isa ito sa nakaligtas sa pag-atake ng halimaw, ngunit hindi nagtagal ay nagkasakit ito matapos mahawahan ng virus na dala ng nilalang. Pinalitan ng gobyerno ang mga sundalo nila ng mga taong expert at may pagsasanay sa pag-handle ng kasong may kinalaman sa virus. Kasabay nito, dumating sa ospital ang mga magka-quarantine. Ngunit, mukhang pabaya ang namumuno dahil walang maayos na pasilidad at mismong mga doktor ay walang suot na proteksyon. Isang gabi, nakatanggap ng tawag si Gang Do mula kay Yun na buhay pa pala. Sinabi nito na nasa ilalim siya ng imbornal ngunit biglang naputol ang signal. Nagising ang mga kapatid niya at ama. Patuloy na umaatake ang halimaw, pinatay nito ang dalawang worker at binitbit sa pinagtataguan niyang imbornal para itambak ang mga ito. Balik sa ospital, kinumbinsin ni Gang Do ang pulis na buhay pa ang anak,
ngunit sinabi ng opisyal na imposible at kasama na ito sa listahan ng namatay. Sumang-ayon ang mga kamag-anak kay Gang Do at di pa rin naniwala ang pulis at doktor na inisip na naghalusinate lang si Gang Do. Nag-alala si Namju sa pamangkin na baka mamatay ito sa gutom. Gumawa sila ng paraan para makalabas ng ospital. Habang papatakas, nakilala si Gang Do ng isang nurse dahil sa blonde niyang buhok, pinigilan siya nito kaya tumakbo sila patungong elevator, tapos sa isa basement parking kung saan naghahantay ang gangster na kinontak nila. Matagumpay na nakatakas ang pamilya sa ospital. Pagkatapos makatakas, siningil sila ng malaking halaga ng gangster sa pagtakas, sa mga baril at sa fumigation truck para makapasok sila sa sewerage facility. Dumaan sila sa checkpoint at nakilala si Hibong ng isang opisyal. Nakaramdam siya na naghahantay lang ng lagay ito kaya't inabot niya ang natitirang pera nila. Sinimulan nilang hanapin si Yun sa iba't ibang bahagi ng sewerage system gamit ang mapang nabili nila. Ngunit napakalaki ng lugar para mapuntahan nilang lahat ito at wala silang idea kung nasaan ang pamangkin. Nagreklamo si Nam Il na hindi nila mahahanap si Yun sa ganitong paraan na parabang naghahanap sila ng karayom sa isang tumpok ng dayami. Ngunit sinabihan siya ng kanyang utol na ihinto ang pagrereklamo at wala silang ibang opsyon. Ilang sandali pa, bumalik sila sa kanilang tindahan. Dito sila nag-dinner. Pakiramdam nila ay katabi lang nila si Yun na kumakain. Samantala, nakaka-survive pa si Yun dahil sa tubig mula sa itaas na tumatagas. Hanggang sa biglang dumating ang halimaw at nagpatay-patayan muna siya. Ibinabanang nila lang ang bago niyang biktima at napansin ni Yun na buhay pa ang isang bata. Sinubukan niyang iligtas ang bata at prinotektahan ito mula sa halimaw. Pagkaraan ng ilang oras, napansin ni Gang Do ang nilalang na nakatayo sa labas ng kanilang tindahan at sinubukan ng ama na barilin ito pero di tinamaan. Rumesbak ito patungo sa kanila at tinaob ang container. Binaril niya muli ito at bumulagta. Pinaputukan ni Nam Il ang halimaw na nagudyok dito na tumakbo patungo sa ilog. Patuloy nilang tinugis ang nilalang. Hindi nagtagal ay naubusan sila ng bala. Sinabihan ni Hibong na manatili sila sa likod habang ibinibigay ni Gang Do sa kanyang ama ang baril na may huling bala. Si Namju naman ay pinapana ang halimaw makabawi man lang kahit walang bisa ang maliit na pana sa laki nito. Umangat muli sa lupa ang halimaw at hinarap ang ama nila. Binaril niya ito ngunit, nagkamali ng bilang si Gang Do dahil wala na palang natirang bala ang baril. Tumalikod si Hibong at sinenyasan ang mga anak na tumakbo na. Parang truck na binangga siya nito at agad nawalan ng malay. Binuhat ng nilalang ang ama at hinampas ito sa lupa habang tula lang nanonood ang magkakapatid. Tumakbo sila patungo sa walang buhay na katawan ng ama, ngunit di sila maaaring manatili doon at paparating na ang mga pulis. Sinabihan niya ang dalawang kapatid na tumakas para ituloy ang paghahanap kay Yun. Tinakpan ng dyaryo ang mukha ng kanyang ama at sinubukan niyang tumakas, ngunit hindi niya magawang maiwan ang ama at nahuli siya ng mga pulis. Kinagabihan, humingi ng tulong si Nam Il sa kaibigan na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng telepono. May plano pala ang kaibigan niya na ipahuli siya sa pulis para makuha ang pabuya. Habang nakikipagsabuatan ang kaibigan sa mga co-worker niya, sinubukan ni Nam Il ang password na nakita sa desk at nakita niya ang lokasyon ng pamangkin. Napansin ni Nam Il na nagkaisang pigilan siya ng mga worker pero mabilis niyang na short circuit ang kuryente na nagresulta ng brownout. Nagawa niyang makulong ang mga empleyado at nakatakas siya sa gusali ngunit napansin siya ng pulis. Nakatago siya sa gilid ng tulay, may papalapit sa kinaroroonan niya kaya tumalon na lang siya para di mahuli. Tinext niya si Namju at sinabi ang natuklasan niyang lokasyon ni Yun, matapos ay nawalan siya ng malay sa sakit dahil sa pagkakahulog. Napansin ni Namju ang text ng kapatid, at mabilis na tumakbo patungo sa imbornal na kinaroroonan ni Yun. Tinungo niya ang ilalim ng tulay at patungo sa pasukan, habang tinatawagan si Gang Do tungkol sa kanyang lokasyon. Biglang lumabas ang halimaw at sinalubong siya. Natapik siya nito at maswerte siyang nahulog sa kanal na masikip at di siya nagawang lapitan nito. Matapos malaman ang tungkol sa lokasyon ng kanyang anak, sinubukan ni Gang Do na tumakas sa ospital, ngunit pinigilan siya ng mga doktor na patuloy na nagsasagawa ng masasakit na eksperimento sa kanya. Ibinunyag ng head researcher na walang virus, at ginagamit lang ito ng gobyerno para iligaw ang mga tao sa pinagmulan ng halimaw. Narinig ni Gang Do ang kanilang pag-uusap, na nagudyok sa mga doktor na operahan siya sa utak upang patahimikin siya. Sa kabilang banda,
Sinusubukan ni Yun na aliwin ang bata sa pagtatanong dito kung ano ang gusto niyang kainin pag nakatakas sila. Gumawa siya ng lubid mula sa damit ng mga biktima at itinali ang isang betute ng pulis sa dulo. Tagumpay na naihagis ni Yun ang lubid na kumalawit sa bakal sa itaas. Maya-maya lang dumating ang halimaw at napansin sila nito. Sinubukan itong abutin sila sa botas na pinagtataguan ngunit bigo. Kasabay nito, hino-stage ni Gang Do ang isang doktor at nagmadali siyang lumabas ng pasilidad. Nagbanta siya na papatayin ang bihag, ginamit niya ang ambulance at nagmadaling pumunta sa lokasyon ng kanyang anak na babae. Sa ilalim ng tulay, nagising si Nam Il matapos iligtas ng isang palaboy at nakumbinsin niya itong tulungan siya sa pagliligtas ng kanyang pamangkin. Gumawa sila ng maraming molotov at handang labanan ang halimaw hanggang sa kamatayan. Nagising si Yun pagkatapos magtago mula sa pag-atake ng halimaw at napansin niyang nagkakasakit ang bata. Sumilip siya sa labas at nakita niyang natutulog ang halimaw. Sinubukan ni Yun na tumakas sa pagsampa sa halimaw na natutulog at paglambitin sa lubid ngunit napigilan siya ng halimaw at binaba siya sa sahig. Nakita niyang bumaba ang bata at sinabihang bumalik sa butas. Tumakbo siya pabalik ng botas at sinubukang iligtas ang bata bago pa sila maabutan ng halimaw. Narating ni Gang Do ang pugad. Nakita niyang puno ito ng mga buto at wala ang kanyang anak na babae. Bigla niyang nakita ang halimaw na dinaanan lang siya mula sa itaas. Napansin niya na nakalawit ang braso ng anak sa bibig nito. Hinabol nila ito kasama ng utol niyang bumalik na rin ang malay. Sinundan nila ang halimaw habang lumalangoy ito sa ilog patungo sa mga nagpoprotesta sa Pampang na nagrereklamo tungkol sa quarantine at mga ilegal na eksperimento. Gayunpaman, mabilis na napansin ng mga tao ang halimaw na papalapit sa kanila. Tumakbo sila palayo sa takot na malapa. Binaril ng isang pulis ang halimaw habang umaakyat ito sa lupa sabay nagpakawalan ng toxic gas ang militar malapit sa nilalang na nagresulta ng panghihina ng halimaw. Sumugod si Gang Do sa nakabulagtang halimaw at sinubukang hilahin ang anak mula sa bibig nito. Nakuha niya ang anak na nakayakap pa rin sa batang kanyang pinoprotektahan. Napagtanto niyang patay na ang kanyang anak na babae. Niyakap ng mga kapatid niya ang mahal nilang pamangkin sa huling pagkakataon. Nagpa siya si Gang Do na ipaghiganti ang kanyang anak. Kinuha niya ang bakal na poste at tinusok sa halimaw. Binato rin ni Nam Il ang halimaw ng molotov bomb ngunit di tinatamaan at naitaboy lang ito. Dumiskarte sa itaas ang palaboy at binuhusan ang nilalang ng gasolina, habang si Nam Joon naman ay inihahanda ang pana na may apoy sa dulo. Tinira niya ang halimaw sa mata kaya't nabalot ito ng apoy. Tumakbo ito pabalik ng lawa pero nakaabang si Gang Do at nagawa niyang itusok ang bakal sa bibig nito. Sa wakas, bumulagta ang halimaw at tuluyan ang namatay. Napansin ni Gang Do ang batang lalaki na sinubukang protektahan ng kanyang anak at binitbit ito. Inampo ni Gang Do ang bata at tinuring niya itong sariling anak. Sa huling eksena, makikitang, masayang naghahapunan ang mag-amain sa loob ng kanilang munting tindahan na malapit sa lawa. Tapos na po. Kung nagustuhan mo ang recap, subscribe ka naman dyan. Comment, like at share mo na rin, para mas dumami pa ang ating mga video. Hanggang sa muli, ingat!